Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETULay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETULay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan! Magandang hapon, Tutor Marian! Hello! Magandang hapon, Tutor Sherwin! Kamusta po, ma'am, ang ating araw ngayon? Mabuti naman po at nakaisang linggo na tayo ngayong pasapan po natin. Yes, and I'm excited for today. So again, my name is Tutor Sherwin from SDO Muntinlupa and here with me is... And I'm Tutor Marian from SDO Quezon City. Welcome to... Mathalina Day. And today is Friday. Sorry ayan, naman. Ayan, Tutor Sherwin. Tayo po yung makakasama ng mga math galing buddies po natin tuwing Friday. Correct. Ayan, so sa mga math galing buddies, are you ready for our lesson for today? And I know itong mga estudyante ngayon ay excited, ano? So medyo siguro mag-konting shoutout tayo. So ito, shoutout natin to. Ako na muna, Tutor Marian. So shoutout ko si Marilu Sikan Lubo. Hello po, watching from Tanawan North Central School, Tanawan City, SDO. Teacher, Mrs. Ides Benamir. Yan. Hello po. Ayan na. Ikaw naman, partner. Ayan naman po. At mula kay, shoutout po kay Mary Jean Baroga. Good afternoon po. Still watching from Ramon Central School, Ramon District Division of Isabela. Ayan. Hello po sa inyo dyan, naman nakatutok, ano? Siguro, ano, dalawa pa, last two. Hello po. Ayan. Tutor Princess Lian De Vera, grade 2, Antonio M. Serapino Elementary School, SDO Valenzuela City. Hi. Teacher Ma'am AJ Topang. Hello po sa inyo. Ayan. At yan. Good afternoon everyone. Mula kay Alma.
Cebu Province Division District of Tuburan 1, Tuburan Central Elementary School. So ayan, siguro stop na muna tayo sa mga shoutout natin at alam kong excited na ang mga matgaling buddies natin ngayong araw na to. And ako rin, excited na ako sa unang araw ng ating exploration sa school year 2021-2022. Yeah! Ayan. Mag-game na tayo, no? Ayan. So, Tutor Marian. Ayan. So, ngayon, magkantahan muna tayo, Tutor Sherwin. Simulan natin ang ating lesson. Ayan, sa isang kanta. Ayan! So, Tutor Sherwin, mag-aaral sila kasama tayong dalawa. And there is joy for everyone! Yes! Lalo sa mathematics. So, today, ang topic natin today is quarter one, week one, and that is, yes, Tutor Marian? Visualizes and represents numbers from 0 to 1,000 with emphasis on numbers 101 to 1,000 using a variety of materials. And dito sa presentation natin, makikita natin yung QR code. So pwede nyo yan iscan na dadirect kayo niyan sa DepEd Commons para ma-download nyo ang module natin ngayong araw na ito. Ayan. Sige. And kaya ngayon, Tutor Sherwin, sa araling ito ay matututuhan nila ang paglalarawan o pagre-representa ng mga numero mula 0 hanggang 1,000. Siyempre, matututunan din nila ngayong araw na to ang pagkilala ng mga numero mula 0 hanggang 1,000. Kaya matgaling buddies, game na tayo. Ayan. So habang inaantay natin ang ating mga matgaling buddies, i-ready nyo na ang inyong self-learning module, ang inyong lapis at ang inyong papel. At tayo ay magsisimula na sa ating journey for today. Ayan, alam ko, ready na. Ayan, si Aliana. Ready na po, sabi ni Aliana. No? So ready na siya. Si ano din, si Princess, ayan, si Princess, sabi niya, game na po, ayan. Eto si Aliana, ready na po, ayan. So, si Princess din, no, ready na po, ayan. So, sabi niya, no, ayan. So, antayin natin, ano, si Rain, ayan, ready na rin po siya. Ayan, Tutor Marian, nabati ko na yung mga ready na raw sila, excited na sila. Siguro, ayan, pwede na tayong magsimula. Yan, simulan na natin agad, Tutor Sherwin, sa gawain natin ito. Ayan. Game. Babasahin ko muna yung panuto at inyo munang pakinggan ang ating gagawin dito. No? Sasabi dito, bilangin ang sumusunod na larawan. So, yan. So, may mga larawan tayo dyan. Ano bang larawan yan, Tutor Marian? Ayan po, Tutor Sherwin ay atis, mga atis. Ayan. So, masarap ba yan? Masarap bang kumain yan, atis? Meron ba yan sa inyo? Wala na masyado sa amin dito, Tutor Sherwin. Puro mangga, wala kaming atis. Sa inyo ba? Ano, medyo ko konti na lang talaga yung ano, no, yung mga nagtitinda niya tsaka yung mga puno niya. Pero masarap yan, no? Ayan, may mga sumagot na. Ang gagaling naman itong mga to. Ipa-flash ko lang to, no? Tutor Marian. Tapos mamaya, i-announce natin yung tamang sagot. Ayan, si Princess, 16. Ayan. Si Audrey, ayan. Ito pa, Tutor Marian, no? Sumagot din siya, oh.
Ayan, ang daming sumasagot sa atin, Tutor Sherwin. So, tingnan na natin kung tama ba yung mga sagot nila. So, sa number one, ang tamang sagot ay... Yan, 16. Kaya magaling yung mga math-galing buddies natin na nakakuha ng tamang sagot. At lahat sila nakakuha ng tamang sagot. Yan. Ngayon naman, number two na tayo kaagad. Yay! Number two, ayan, bilangin muli ang mga sumusunod na larawan at ilagay po natin sa chat box, sa comment section natin ang ating sagot. Yan, Tutor Sherwin, ano naman yung nakikita mo sa larawan habang nag-iintay tayo ng mga sagot nila? Sa Tagalog, ang tawag dyan ay pinya. Sa English pinya. Ay pineapple. Wow. Pineapple, yan. Ano bang nakukuha natin na vitamins dyan, Tutor Marian? Sa pinya o pineapple, Tutor Sherwin, nakakakuha tayo dyan ng vitamin C na nakakatulong para maging malakas tayo. Wow! So may mga sumagot na, Tutor Marian. Ayan, no? Pa-flash ko lang sa kanila. Pa-flash ko lang yung mga pangalan nila. Oh, ang dami. At talagang magagaling to. Last year talaga magagaling yung mga estudyante ko at hindi rin nagpatalo. This year, bumabawi din yung mga estudyante natin. Ano? So ano bang tamang sagot, Tutor Marian? At ang tamang sagot ay 48. Wow, nakikita natin, Tutor Sherwin, mga tamang sagot ang inilalagay nila. Chikan nyo yung mga sagot nyo. Chika, check nyo siya. Yan. So punta na siguro tayo sa number 3. Okay, so sa number 3, bilangin ang sumusunod na larawan. Ano ba yung mga nasa larawan na yan, Tutor Marian? Yan ay peras, Tutor Sherwin. Ah, okay. So siguro yung mga estudyante natin nakakain ng peras, no? Ayan, ang dami pang umahabol dun sa number 2, no? Ang dami pa sa number 2. Ayan, may sumagot na ng number 3, si Glidel. Tutor Marian. Ayan din, si Princess. Ayan, tingnan natin kung ano ang tamang sagot sa number 3. At ito ay... Okay. 24. So, lahat ng nakakuha ng sagot na 24, virtual clap para sa inyo! Yahoo! Magaling! Okay, number 4 na tayo, Tutor Sherwin! Yes, let's go to number 4. Go, Tutor Marian! Ayan na, ang number 4 natin. Marami pa rin nagsasagot ng number 3 natin, Tutor Sherwin. Marami pa rin umahabol, ano? At ito yung maganda rito sa ginagawa natin ngayon, ano? Itong mga estudyante natin ngayon, talagang napaka-active kahit na nasa virtual classroom lang tayo, no? So, thumbs up tayo sa mga estudyante na to na hindi talaga nagpapabaya sa kanilang pag-aaral. Ayan, Tutor Maria, may sumagot na. Ayan, marami nang nagsasagot at ipakita na rin natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot sa number 4 ay 21. Ayan, wow, magaling na mas galing buddies natin. Talagang, Tutor Sherwin, deserve nila ang tawaging mas galing buddy. Correct. Ang uhusay at hindi pa sila nagkakamali, Tutor Marian. Kung may nagkamali man, don't worry. Kasi may mga susunod pa kaming mga activity ni Tutor Marian na talagang I know at we know na talagang gagalingan nyo. Okay, siguro punta na tayo sa number 5. At huling number? Ayan, ano ba yung nasa larawan na yan? Teka, hindi ako familiar gaano dyan sa ano bang prutas yan. Hindi din familiar si Teacher Marian, si Tutor Marian. Pero mukha siyang maliit na kalabasa. Ah, ayan. Okay. So yung parang bagong sibol pa na kalabasa, no? Medyo... Tama, okay, yun yung mga kinakain sa... mga niluluto na gulay na nakakapagpaganda ng mata, tama ba? Tama. Para hindi tayo gagamit ng... salamin. Ayan, at may mga sumagot na. Tutor Sherwin. At ang tamang sagot, tingnan natin kung mga tama ang mga mas galing buddies natin. Wow! Ayan, very good. Ngayon, Tutor Sherwin, marami mga may tamang sagot, kaya itanong natin kung ilan ang nakuha nilang tamang sagot. At gamit ang chat box, paki-thumbs up ang mga nakakuha ng 5 na score o kaya pakisabi, perfect ako! Yes! Yahoo! Sige nga po, sige, go. Paki-thumbs up comment o kaya pakisabi tayo na
Perfect ako. Ang dami pang humahabol, Tutor Marian, ano? Totoo, ang dami humahabol sa number 5. Ayan. Very good, Aliana. Ito pa, Tutor, pakibasa. Ayan, si Princess. Ayan, si Marilu. Si Marilu. Si Maritoni. Wow, si Lai. Ayan, medyo mahabang, mabilis na, no? Mabilis na yung mga nagsasabi na perfect sila, no? Okay, congratulations sa ating mga magagaling na math buddies. Okay, siguro magpatuloy na tayo, no? Punta na tayo sa next challenge. Okay. Ayan, ngayon naman, magbabasa naman tayo ngayon, Tutor Sherwin. So, magbilang ni Rowena B. Calonzo. Halika at bilangin natin, mga numero ay isa-isahin. May daanan, sambuan at isahan. Tara at tayo ay magpaligsahan. Tiyaga ang kailangan upang ating matutuhan. Pagbilang ng maramihan at maging kauntiman. Ayan, napakaganda wow. ng tula na ginawa ng kasama natin na si Ma'am Rowena Calonzo. Yan, ngayon, Tutor Sherwin, tanungin natin yung mga math galing buddies natin, ano ba yung kailangan natin para matutuhan natin yung pagbibilang? Yan, tingnan natin kung ano yung sagot ng mga math galing buddies natin. Sige, antayin natin, no? So, alam ko, mahuhusay talaga itong mga grade 2 students natin, ano? So, talagang hindi nagpapahuli yung iba, no? Talagang yung competition natin is friendly competition na nag-i-enjoy talaga yung mga estudyante natin, mm-hmm. ano? So, ano ba yung mga nakita nila dito na mahalagang dapat matutunan natin sa tula? Ayun, sabi dito ni Princess, ito, Tutor Marian, pangkatin. Ayan, pangkatin daw. Pangkatin. Salamat, Princess. Yan, may iba pang mga sagot yung mga math galing buddies natin. Yan, numero daw. Ayan, maraming Ayan. Salamat, Princess. Mag-isip po. Mag-isip po. Ayan, numero. Ang daming mga sagot nila. At syempre, Tutor Sherwin, sabi ni Kobe, makinig daw. Ayan, napakahalaga ng pakikinig at pag-aaral. Kaya, yes. ayan. Go, Tutor Sherwin! Ang pagbibilang ay isang mahalagang bagay na dapat matutuhan ng bawat isa. Maaari itong bilangin sa paraang isahan o grupo tulad ng sampuan at sandaanan na kung tawagin ay pangkatang pagbibilang. So yan. So yan yung isa sa mahalagang dapat na matutunan natin at mensahe nung binasa mo kanina, no, Tutor Marian. Yan, tama yun, Tutor Sherwin. Kaya ngayon, ipakita natin ito na gumagamit tayo ng tiklis upang ipakita ang simbolo ng sandaanan. Tutor Sherwin, kapag sandaanan, ano bang ibig sabihin nun? Ilan kaya yun? Ano yan eh, yan yung mga nakikita natin na doon sa iba, kung pera ang pag-uusapan, no? Yung kulay violet yan eh, di ba? Kulay violet. Ano kaya yon mga mas galing buddies namin? Yung kulay violet sa pera. Ayan, habang nag-iintay tayo. Yun, may sumagot na agad. Ayan, yung bilis. 100 po. Gusto natin yung color violet na yan, no? Tutor yeah. Sherwin. Si Kyrie din, no? Hindi nagpauli si Kyrie. Ayan, very good. At alam mo ba, Tutor Sherwin at mas galing buddies, yung tiklis, uri siya ng basket katulad ng nakikita niyo sa larawan na gawa sa pinanipin pis na kahoy ng kawayan. Nakikita ko to Tutor Sherwin sa palengke, yung nilalagyan ng mga prutas. Correct. Ayan. Tama. So yan, ayan, yan yung una nating simbolo. Sunod naman, gumagamit tayo ng basket naman para sa sampuan. Kung makikita ninyo, mas maliit siya kaysa sa tiklis. At huli, huling simbolo ay isang larawan para sa isahan lang o isa lang yung kanyang katumbas. So basket, yan, sampu at sandaan o tiklis ay 100. Ayan, ang daming mga sumasagot sa ating comment section. Dami. Hindi ko na nga malaman kung ano yung ipa-flash eh. Ang bilis ayan, pero very kami. Good. Nakita natin sobrang active ng mga math galing buddies natin. Kaya Tutor Sherwin, tingnan na natin. May gawain okay. ulit tayo dito. So, eto na ngayon ang next challenge natin. I-ready na. I-ready na ang ating chat. Okay, at ang mga ballpen at papel. Babasahin ko muna ang panuto. Tukuyin kung ang larawan ay tiklis.
Ano ba yung tick list kanina? Sandaanan. Basket, sampuan, o isang larawan o isahan. Bilangin ang nasa larawan. So, ang mga possible na sagot, tick list, basket, isang larawan. Ayan. So, sige, hintayin natin. Wow, may mga sumasagot na. Ipa-flash ko, Tutor Marian, ha? Ayan, pero ikaw sige. Siyempre magbibigay ng final answer. Tingnan natin kung yung mga sagot ba nila ay tama. Ayan. So dito ay yung mga larawan na yan. Ang ginamit natin ay isang larawan. Yan, very good, Aliana, Kyrie. Ayan. At ilan kaya yung nasa larawan na yan? Ilang pinya kaya? Ayan. So isahan, magaling. Isang larawan po. Okay, magaling. So ang sagot ay 8. Oh, wow. Meron tayong 8 pinya. Yes. Bravo doon sa mga nakakasagot ng 8. Okay, ang uhusay. Ito, napadoble yung sagot ng isa kanina. Siguro na sobrang sa type 88 ang naitype niya. Medyo excited siya mag-type, no, Tutor Sherwin. Okay, ayan. Ang tamang sagot ay isang larawan, 8 ang tamang sagot. Okay? Okay. Siguro, so, punta na tayo sa next challenge. Ayan, ano kaya yan? Tiklis ba yan? Basket ba yan? Isang larawan ba yan? Ang dami pa rin humahabol sa pagsagot ng number one natin. Ayan, sige, habang nag-iintay tayo ng sagot, ano kaya yan? Tiklis kaya yan? Basket kaya? Isang ayan, larawan? May sumagot na. Si Norjana. Ayan. Okay, may nakita siyang 4. 4 na ano? Ano kaya ayan. Yung 4 na yan? Ito yan, rin, sampuan, si Marie, 4 na 10 daw. Si Maritoni, ayan, sumagot siya ng ganun. So again, ha, pina-flash lang muna namin ni Tutor Marian yung mga sagot nyo, pero i-announce pa rin natin yung final answer. Okay? Ayan. So siguro, so, ito, marami na nakasagot. Ayan, sige, so go. Very good. Ay, ang mga larawan na yan ay, yan, basket ang ipinapakita. At ilan naman kaya, bilangin natin kung basket yan, 4 na 10 daw. Yan, magaling. So, ilan kaya lahat ito kung 4 na 10 yan? 4 na basket. Ayan, 4 na basket po. O, at yung bawat isang lahat? Basket, 10 ang laman, no, Tutor Marian, ano? Yes, tama, Tutor Sherwin. Ng isang may basket. May nakita na akong may sumagot na ng tama, Tutor Sherwin. Ayan, o nga, may napansin na nga rin ako dito. No? Ayan, magaling. So, tingnan natin kung tama yung mga sagot nila. So, ito na. Yeah. Ayan, magaling. 40. Apat ang tamang na sagot. Ayan. Ay, 40. Ayan, may mga sumagot na 40. 40. Ayan, 40. Okay, good job sa mga nasagot ng 40. Thumbs up at kami sa inyo. Natin. Yes, okay. Napakagaling ninyo. Punta na tayo sa next challenge. Yan, ano kaya yan, Tutor Sherwin? Tiklis okay. Kaya yan? Basket kaya yan? O isang larawan? So, medyo malaki siya, no? Medyo malaki, mm-hmm. No? So, kanina... Kung marami din yung laman nung, nung lagayan na yan. Correct. So, kanina, medyo isahan lang, tapos... Basket lang yung nakita natin. Ngayon, parang medyo malaki siya, no? Malaki mas na. Malaki siya dun sa dalawa. Ayan, may sumagot na, no? May nagsagot ayan, na, no? Sige, flash lang tayo. Tingnan natin. Ang dami nang sumasagot. Ang dami nang sumasagot. Ayan, magaling. At tandaan natin, ano yung dapat natin tandaan, Tutor Marian? Pag tiklis, ilan ang laman nun? 100. O, ilan po yung nakalagay dyan na, ano, na tiklis? Dapat ganun yung bilang nyo. Okay? So, yun yung clue natin na ibinigay ni Tutor Marian. Ayan, ang dami na sumasagot. Ayan, dami na sumasagot. Tingnan na natin, Tutor Sherwin, kung tama. Yes! So, tama sila dun sa tiklis at ang katumbas ng 3 tiklis na yan ay... Wow! Okay, 300! Very good! Yeah! Woo! Ang gagaling ng mga estudyante natin. Ang gagaling talaga nila. Isa may paliwanag pa, oh. Totoo. Di ba naglalagay sila dyan ng 3 pong tiklis? Nakakatuwa. Ayan, may paliwanag pa siya, o. Oh. Di ba? Ng tiklis po na may laman na tig 100. Oh. Very good. Very dahil good. Dyan, Tutor Sherwin, magkakaroon ulit tayo ng isa pang gawain. Dahil nakita ko, nag-e-enjoy yung mga math galing buddies natin.
Ayan, ngayon naman ang gagawin nyo, bibilangin ang nasa larawan pa rin at piliin ang inyong sagot na nasa kahon sa ibaba at isulat yon sa inyong sagutang papel o kaya sa ating comment section. So dito, yeah. Tutor Sherwin, mamimili sila ng sagot na nandoon sa kahon. So ibig sabihin, kailangan nilang magbilang ng kung ilan lahat yung nasa larawan. Tama ba, Tutor Marian? Pagsasama-samahin nila, Tutor Sherwin. At mayroon agad sumagot. May ha? Mga sumagot na. Ganito, ha? Ang bilis nitong kamay nito. Ha? Tinan mo, ayan o. Ayan. Si Princess Lian De Vera. Pero Tutor Marian, i-clear lang natin. Ano? Yung mga pina-flash na sagot natin dito, hindi pa yun yung pinaka-final answer. Kumbaga, ipina-flash lang ni Tutor Marian to, tsaka ni Tutor Sherwin, para lang makita yung pangalan nyo na nagpa-participate kayo, no? Yung mga teacher nyo, makikita kayo, wow, ang gagaling ng mga estudyante namin, ha? Tama, so, ako Tutor Sherwin, kung ako yung teacher talaga nito sa klase, sobrang saya ni teacher, ni Tutor Marian. Kaya ngayon, tingnan natin, Tutor Sherwin, ang tamang sagot kung yung mga nafa-flash natin sa screen ay tama. Ayan, so ang tamang sagot natin ay 213. Magaling. Ang gagaling naman ito, kahit grade 2 pa lang sila, no? Mm-mm. Ang uhusay na agad. Okay, congratulations sa lahat ng nagsagot ng 213. Thumbs up kami sa inyo sa husay na pinakita nyo. Kaya ngayon, Tutor Sherwin, number 2 na tayo. Ayan, so ngayon mapapakita natin dito medyo, ayun, malaki yung dalawa, no? Yung dalawang nauna, malaki. Tapos biglang may kumunti na tatlo. Tapos yung nasa dulo, parang nagsosolo na lang siya, no? Nagsosolo flight na lang yung siya. Okay, so yeah. So humiwalay siya. So antayin ayan, natin Tutor yung Sherwin, mga may mga sagot na. Oo nga, bibilis naman itong mga to, grabe. Ayan, may smiley pa dyan, no? Si Jing, masaya. Hello sa iyo, Jing, na masaya. At sa mga estudyante natin na ang bibilis ng kamay, hindi ko na mahabol. Ayan, so tingnan na natin, Tutor Sherwin, kung tama yung mga sagot ng ating mga math galing buddies sa number 2. Okay. Ayan. So, 231 ang tamang sagot. Okay, parang napansin ko kanina, nagkamali ng type siguro yung iba na pagbaliktad nila yung 3 at saka 2. Okay, pero don't worry. Meron pang mga challenge na inihanda kami para sa inyo. Kaya ayan. Number 3 na tayo. Bawi tayo dun sa iba nating math galing buddies. Number 3. Ayan, ilan kaya yan? Yan, Tutor Sherwin, may nakikita akong tiklis, may nakikita akong basket, at may nakikita din akong isang larawan. Yes. Ayan, ang dami pa rin humahabol sa number 2 natin. Pero may mag-answer na sa number 3. Yan, meron na. Ito. Hanapin ko yung unang nagsagot. Si Aliana, ang unang-unang nag-type ayan ng kanyang sagot. Ano? Tapos mamaya, alamin natin kung tama nga ba yung mga sagot nila, no, Tutor Marian. Ayan, so tingnan na natin ngayon, Tutor Sherwin, kung tama ba yung mga ibinigay nilang sagot sa atin. Dahil yung number 3, ang tamang sagot ay 321. Ayan. Yung iba mukhang napagbaliktad ulit nila. Okay lang kung medyo matagal tayo, no, Tutor Sherwin. Basta sigurado tayo dun sa ilalagay nating answer. Pero okay lang din kung mali dahil sa susunod nga, meron pa tayong mga challenges. Correct. Ayan, so magaling. Ang galing ng mga estudyante, grabe. Kung ikaw may estudyante ka na ganito, nako, parang sasabihin mo na lang na, sige, lahat kayo, 100 na. 100 na. At dahil dyan, Tutor Sherwin, number 4 na tayo. Okay, so sa number 4, medyo may tatlo tayo ditong tiklis. Mm-mm. Ayan, tatlong tiklis, isang sampuan, at dalawang isahan, isahan. Ano? So ilang kaya to, no? Sabi dito ni Esek John, yay! Masaya siya, yay! Kasama siya kanina ni Jing na masaya din. Okay. Alright. Ayan, may mga nagsagot na, Tutor Sherwin. Okay.
Sige, wait lang ha. May inano lang ako, may dinidelete lang ako na comment. Wait lang. Kasi may napahalo yata. Nagkamali yata siya ng comment dito. Napuntahang live. Same dimension yata yun. So, ayan. So, may mga nagsagot na. Tutor Marian, ano? Ayan. Tingnan natin kung tama yung mga sagot nila. Mukhang puro 312 ang sagot nila. Tingnan natin kung tama ba yan. Ayan, tama ang kanilang sagot. Yay! Bravo, bravo. May nag-comment dito na si Princess. Basahin ko lang. Ano? I love math po, tutor. Wow! Wow. Dahil dyan, Tutor Sherwin, love din natin sila. Correct! We love you all. Ang gagaling nyo. Tama. Grabe. At ang bibilis ng kamay nila, hindi ko na malaman kung ano yung ipa-flash. ang dami nating mga mas galing buddies. Kaya sana, no, titingnan din natin, Tutor Sherwin, kung next Friday, makakasama pa rin natin sila. Kung kasama pa rin natin sila. At lagi rin natin ipaalala sa kanila, no, Tutor Marian, ano, na dapat i-share din nila itong ating link sa mga classmate nila para lahat tayo masaya dito sa mathematics kaya natin, ano? Tutor Sherwin, makikita nila no, yung mga kaklase nila nagta-type din ng mga sagot. Pwede silang magpaunahan. Yes. Pero friendly competition. Kaya number 5 na tayo. Okay. So sabi ni Patricia, I love math. Okay. I love din namin ang math, Patricia. Ayan, tingnan na natin. Yung yan. Number 5, ano kaya yan? So kung makikita natin, meron tayong dalawang isandaanan, tapos meron tayong dalawang sampuan, at meron tayong anim na isang larawan lang. Ilan kaya lahat yan pag pinagsama-sama natin, Tutor Sherwin? May mga sumasagot na ng number 5 natin. Pero bago natin basahin yan, yung mga sumasagot, i-shoutout muna natin si Aliana. Sabi niya, done sharing po. Ayan. Wow, thank you Aliana. At sabi rin ni Norjana, love you po. Ayan. Oh, love you po. Ayan. ang ganda namang i-end yung week natin, Tutor Sherwin, na may nagla-love you sa atin, no? Correct. Ayan, so tingnan na natin kung tama. Kung tama ang kanilang sagot, ayan, 226. At dahil dyan, Tutor Sherwin, tingnan natin kung ilan yung nakuha nilang tamang sagot. Pwede ba kaming makahingi ng heart kung kayo ay naka-5? Tingnan natin kung ilan yung mag-heart. Si Johan din pala, no, Tutor Marian, ano, nag-done sharing din. Sharing din. Shout out sa'yo. Ikaw ba, Tutor Sherwin, na-share mo din itong live natin? Yeah, nasa wall ko yan. At alam ko yung estudyante ko na mga last year na mga grade 2 students ko na grade 3 na ngayon. Congratulations sa inyong lahat at na naging successful tayo sa mission natin last year. Okay? Tama. So, ayan si Princess. Ayan na. Ayan, ang daming naka 5 sa atin, ang daming mga heart. Yes, and we love you too, guys. Sa mga ginagawa niyong pag-aaral na to, thumbs up ako sa inyo. Sa mga naka-perfect dyan, okay lang yan. Doon sa nakakuha ng 4 over 5, don't worry. May mga challenge pa tayo na talagang pag-aaralan pa natin. Yan. Okay. So, yan. Perfect daw sila. Very good. At dahil dyan, Tutor Sherwin, may huli pa tayong challenge para dito sa aralin na to. Ang gagawin excited naman nila. Ayan. Anong gagawin nila, Team Tutor Sherwin? Babasahin ko muna yung panuto, mga kids. Ha? Makinig ng maigi sa panuto kasi mahalagang matuto tayo sa pakikinig na sa panuto bago tayo sumagot. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad ng larawan ay angkop sa bilang na nakasulat. So, ibig sabihin, may drawing, tapos may number. Kapag parehas silang tama, yung drawing, at saka yung number, tama ang isusulat mo. Pero, isulat ang mali kung hindi angkop. So, ibig sabihin, kung mali yung drawing dun sa number, mali ang inyong sasagot. At may sumagot na agad. Ang bilis ng kamay. Ang dami ng may sagot agad, Tutor Sherwin. Habang binabasa mo yung panuto, may mga sagot na sila. Sobrang bilis ng mga kamay, no? Ayan, kaya tingnan na natin kung anong tamang sagot. Kung tama ba na tama ang tamang sagot.
Lahat puro tama. Tama, tutor Sherwin. Parang sure lahat yung binanggit mo, tutor Marian, puro tama lahat. Puro tama sila. Kaya tingnan na natin yung number two. Ayan, yung number two kaya. Tama ba? O mali ang nakikita natin dyan sa larawan at yung katumbas na bilang na nasa gilid ng larawan natin? Okay, so isang paalala uli, ang isusulat lang ay tama, tama o mali, yun lang po ang isusulat. Tsaka ano, no, Tutor Maria, no, mahalaga din na dapat sinusulat din nila yung number. Halimbawa, number 2, tapos yung sagot mo. Ayan, may mga nakikita tayo dito, no, na ganun ang ginagawa. Number 2, tapos yung sagot nila. Sagot ayan, nila, so very tama. Good, no. Doon sa mga sumagot din niya, diretso sagot agad, okay lang yan, pero dapat sanayin natin para at least alam namin baka mamaya yung sagot mo dito na ma-i-plus ni Tutor Sherwin at naka-Tutor Marian ay galing pala sa number 1. Number 1. Diba? Ayan. So okay lang yan. Sige, practice tayo. Practice. Ayan. Ayan, may mga sagot na sila, Tutor Sherwin. So tingnan natin kung tama ba na mali ang sagot. Ayan. So number 2 natin ay mali. Bakit kaya, Tutor Sherwin, ilan dapat yung katumbas na bilang kapag pinagsama-sama natin yung nasa larawan? So dapat dyan 301 lang. Kasi 300. Tatlong tiklis at saka isang isahan lang siya. So 301 lang dapat. Number 3 na tayo. Okay. So number 3. Ayan. So meron tayo dito sa number 3 na tatlong tiklis at dalawang sampuan. Ayan. So, ang number niya daw ay 320. So, ano kaya ang tamang sagot? Tama o mali? Ayan. Ayan. Tingnan natin, Tutor Sherwin, kung sino na yung mga nakasunod. Nalalagyan na nila ng number bago yung sagot nila. Ayan. Ipa-flash ko yan yung mga nakakuha ng mga ganong instruction. Ayan. Ayan, number 3 tama. Tingnan natin, Tutor Sherwin, kung tama ba talaga ang sagot sa number 3 at tama. Ayan. Yay! Wala pa nagkakamali, oh. Gagaling wala pa. Nila. Ayan, tingnan na natin yung number 4. At alam kong sobrang excited na sila magsagot, number 4. Ayan, ganun ulit. Tingnan natin kung tama ba o mali yung nasa larawan at yung katumbas na bilang na nasa gilid niya. Ayan, number 4 na tayo at may humahabol pa rin ng mga sumasagot sa number 3. Ayan, 3 tama. Mula kay JR. Ayan, number 4 na tayo. Ayan, may nag-answer na ng number 4. Number 4 tama, sabi ni Edwin, ni Narjana. Tingnan natin kung tama ang kanilang sagot, Tutor Sherwin. At yan ay tama. Nalalagpasan ko na, hindi ko na makita yung iba. Sorry, hindi ko na ma-i-flash yung iba, Tutor Marian, sa sobrang bilis ng kamay nila, no? Ang daming nagko-comment talaga. Kailangan ayan ko na rin siyang ibaba ng ibaba para makita correct yung comments nila. So, tama ay tama. Ay, tama. At last number na tayo, Tutor Sherwin. Okay, last challenge. So may makita tayo dito na para itong may tatlong tiklis, dalawang sampuan, at isang isahan. Isahan. O, ano kaya ang magiging tamang sagot? Pero, Tutor Marian, ano, yung mga grade 2 students natin ngayon, ang bibilis na rin nila talagang magbilang ngayon, ano? Sobrang, tama, ano, no? Sobrang nakaka-excite itong mga estudyante na to talagang pinapakita nila yung best nila talaga, no? Biro mo, pag-flash pa lang natin, may sagot na agad. May sagot na agad. At saka mukha, Tutor Sherwin, mabibilis din silang magbasa at naiintindihan din nila yung binabasa nila. Kasi nakakasagot agad sila eh. Ayan, may mga sagot na. Sabi ni Princess, may explanation pa siya doon. Mali po, 311 lang daw. Hindi ko makita. Tingnan na natin kung 311 lang ba talaga. Ito. Babalikan ko. Ayun. Nakita ko. Pero titingnan natin, Tutor Sherwin, kung tama din ba na 311. Yes. So sa number 5, yan ay mali. At ano dapat kaya yung bilang na yan? May nakita na ako dito, Tutor Sherwin. Sinagot siya ni Jersey. Jersey Genesis Jersey Fernandez Handig. Ang haba ng pangalan. Ayan. Ito. Ayan. Nakita ayan ko. Sabi niya, mali po. Ayan, 321 daw dapat.
at ang number 5 ay mali. Kaya ngayon, tanungin ulit natin, Tutor Sherwin, kung ilan yung nakita ay yung nakuha nilang tamang sagot. Paki-type na diyan ang thumbs up, heart, o kaya perfect ako. And then pwede perfect rin kayo magsabi ng Yahoo! Yun, Yahoo! So yan. So may mga humahabol pa rin, ano? Ayan. So may naka 5 over 5 na daw dito. Ayan na, ayan, si Johan. Very good, Aliana. Ayan, magaling, magaling, magaling. Ang daming naka 5. Ayan, may nag-Yahoo na, Tutor Sherwin. Maraming may mga heart, punong-puno ng heart. Ayan. Mm-hmm. Ayan, may ayan, mga like din. Ayan, no? Ang daming ayan, like. Hindi ko na makita ayan, dahil yung ang bilis. Ayan, perfect po. Yehey, sabi ni Liam. Dahil dyan, Tutor Sherwin, mag-proceed na tayo agad sa pangalawa. Diba? So ngayon, yeah, kailangan na nating malaman ang aralin natin ngayon, karugtong pa rin siya, gives the place value and finds the value of a digit in a 3-digit number. So ngayon, Tutor Sherwin, sa aralin ding ito, matututuhan nila ang pagbigay ng place value ng digit sa 3-digit na bilang. Ang pagtukoy ng value ng digit sa 3-digit na bilang. Ayan. So ngayon, alam naman natin na nakahanda pa rin ang kanilang panulat at ang kanilang papel at self-learning module. Kaya basahin na natin ngayon ito. Masayang nairaos ang family reunion ng pamilya de Guzman noong nakaraang Abril 2, 2020 na ginanap sa bayan ng Santa Maria. Ang pamilyang ito ay binubuo ng 300 na matatanda, 40 na dalaga at binata at 2 bata. Ilan lahat ang miyembro ng pamilya de Guzman? Ganyan din ba kalaki ang pamilya mo, Tutor Sherwin? Sa kanila, oh grabe, 300 na matatanda, 40 na dalaga at binata, may 2 pang bata. Tad-tad din, ang dami, you know? Siguro, punta na tayo sa next. Tingnan natin kung ano magiging scenario dyan. Ayan, so tingnan na natin dito. Ayan, Tutor Sherwin. Ang kabuuang bilang ng membro ng pamilya de Guzman. So, kabuuan, ibig sabihin yun, yung total o kabuuan, lahat, lahat yun. So, ilan daw lahat sila? Sige, pakitype ng inyong mga sagot. At marami okay nang may mga sagot ulit, Tutor Sherwin. Siguro ayan, pwede na natin ayan flash dahil marami nang sumagot. No? Flash mo na. Tama, ayan. Ayan, ayan ang sagot. 342 o sa Tagalog 342. Ayan. So very next tayo, good, magaling. Ayan. So dito, ang bawat bilang ay binubuo ng digits. Katulad nito, Tutor Sherwin, yung 342 na bilang, binubuo siya kaya ng ilang digit? Ilang digit kaya meron dyan? O, bilangin nyo lang yan, bilangin. Bilangin lang natin, tingnan natin kung ano ang mga sagot ng mga math galing buddies natin at hindi ko na rin kinakaya ang pag-scroll. Ang daming nagsasagot. Ayan, 3 po sabi ni Aliana, very good. At tandaan din natin na ang bawat digit ay may kaukulang posisyon o pwesto, place value sa English at halaga o value din sa English. So kung makikita natin, Tutor Sherwin, itong 3, itong 4, itong 2, meron daw yung kaukulang posisyon o pwesto at halaga. Ayan, so tingnan na natin, Tutor Sherwin, kung ano-ano ba yung mga pwesto na yan, ano ba yung halaga na yan, at magaling sa mga nagsasagot pa rin. Ayan, kaya ngayon, tingnan natin ito, Math Galing Buddies, ang digit na 2 ay nasa place value ng isahan o ones, at ito ay mahihalaga o value na 2. So kung makikita natin, Tutor Sherwin at Math Galing Buddies, nasa hulihang bahagi siya ng bilang na 342. So ayan, pag silang malito dyan, ano? Kasi mostly nalilito yung mga Math Galing Buddies natin. Pag sinabing value, number. Pag place value, word. O, yun lang yung palatandaan natin, ha? Pag value, number. Pag place value, words. Okay, game tayo. Tama. Sunod tayo. Go, Tutor Sherwin. Pag nasa gitna naman siya, ang value niya, yung 4, ay 40.
Okay, so bali ang ginawa lang doon sa 2, ginawa lang siyang 0. 40 ang bilang niya, no? Ang value. Pag place value, tens o sampuan. At ang huli naman, ayan, yung number, yung digit 3 natin, nasa unahan siya. Ang value niya ay 300. At kung makikita natin, yung 4 at 2, ginawa lang din siyang 0. At ang place value nito, yung pwesto niya, ay nasa hundreds o sandaanan. So I think ready na yung mga ano natin, ang mga math galing values natin. Kasi nagsasagot na rin sila ng mga place value. Ayan o, sabi ni Princess dito, 100, 10, isahan. Ayan, very good. So, siguro ready na sila ng challenge? Game tayo? Ayan. So ito mga additional examples lang natin. Ayan. At maliban doon, Tutor Sherwin, maaari din tayong gumamit ng place value chart. Yan, para madali nating matukoy ang place value at value ng bawat digit. So katulad nito, yan, kung makikita natin sa ating place value chart, yung digit na 3 ay nasa place value ng isahan o ones. Ayan, nasa isahan o ones. And then ang digit naman na 8 ay nasa place value ng sampuan o tens, at ito ay may halaga o value na 80. At Tutor Sherwin, ano yung nasa sandaanan natin? 200. And then sa sampuan ay 80. And then sa isahan ay 3. Ayan. So marami nang nagsasagot. Sumasabay sa atin. Kaya ngayon, ibigay na natin yung challenge natin. Ayan, so ibibigay na ni Tutor Marian yung challenge natin. Ang gagawin nyo mga bata, tukuyin ang hinihinging place value at value sa bawat bilang. So di ba yun yung paalala ni Tutor Sherwin na kapag place value, salita, at value naman ay numero. So unahin muna natin ang place value. Yan, salita muna ang hahanapin ni Tutor Marian. Tingnan natin kung ano yung mga sagot nila. Ayan. Sige po. Ano kaya yan? Ones ba yan? Isahan? Tens? Sampuan? Hundreds? Sandaanan? At nakakita na ako ng tamang sagot. Sabi ni Aliana, tens. Sabi ni Princess, sampuan. Sabi ni Zyra, tens. Ni Vincent, tens. Ni Candy, tens. So tingnan natin kung tama yan. Very good, tens o sampuan. Ngayon naman, ano kaya yung value niya? Ano yung value ng 0 na yan sa 708? Ayan, so may mga nagsasagot pa rin ng tens, magaling. Very good, math galing buddies. Ayan, sabi ni Don Carlo, ang value ay 0 daw. Ayan, sige, tingnan natin yung iba pang sagot. Ano kaya yung value ng 0 na yan? So very good sa mga nag-a-answer ng 0 at ang value niya ay 0. Ayan, so dumako na tayo sa number 2. Ang 3 sa 321 ay may place value na. Ano kayang place value nung 3 na yan? So ang pagpipilian nyo, yung mga salita ulit. Ones o isahan, tens o sampuan, hundreds o sandaanan. Ayan, may mga humahabol pa rin nag-a-answer sa number 1 natin. Huwag kalimutan yung number. Yan, para makita ni Tutor Marian at Tutor Sherwin na number 1 yung sagot nyo na yan. At ngayon, may mga nag-a-answer na ng place value, hundreds, sabi ni Yumi Rose, ni Vincent, hundreds po, ni Edwin, hundreds po, ni Princess Sandaanan, yan, ni Nedeline, hundreds, Angelo, hundreds, ayan, number 2, sabi ni Justin, hundreds, very good, ayan, at may value kaya siya na? So tama kayo doon, hundreds o sandaanan. Ano kayang value ng 3 na yan? At nakita ko, sabi ni Zyrene, 300. Sabi ni Vince, sandaanan, 300 po. Sabi ni Kirsten, 300. Ni John Nathan, ni Ma'am Jaychel, kasama din natin ng ating Filipino teacher broadcaster na math galing buddies din natin ngayon. Very good, 300. Sabi din ni Sunny, 300. Okay, very good, 300 ang
sagot. Number 3 na tayo. At sobrang daming nagsasagot ng mga math galing buddies natin. Number 3, ang 0 sa 480 ay may value, place value na. Ano kaya yung place value ng 0 na yan? Isahan ba o ones? Sampuan ba o tens? Sandaanan ba o hundreds? Ayan, ano po kaya? Ayan, so once, isahan, very good. At ano po ang value ng zero na yan? Ng digit natin? Ano kaya yung value niyan? So kapag value, number, ang dapat sagot natin. Ayan, very good, sabi ni Jersey. Zero po, ayan, very good, isahan. Okay, magaling sa number 3 at number 4 na tayo. Ang 5 sa 759 ay may value, place value na. Ano kaya yung place value ng 5 sa number na 759? Ano po kaya ang place value niya? Ayan, ang dami pa rin humahabol sa number 3 na 10. Yan, 0 daw ang value. Number 4 na tayo. Sabi ni Aliana, tens po. Ni Angelo, tens. Ni Vincent, tens daw. Sabi ni Kyrie, tens daw. Ni Candy, tens. Ni Yumi Rose, tens. Ni Edwin, tens. At ang tamang sagot natin sa number 4 ay, ayan, tens o sampuan. At may value siya na 15. Ako, nauna na si Tutor Marian. Maglagay ng answer. Ayan. So, very good. Magaling, math galing buddies. Yan, sabi ni Angelita. 50 daw yung value ni Princess. 50 daw ni Kyrie. Yan, ni Lian. Ni, ayan, si Kyrie, si Michelle. Sabi niya, 50 daw. At mag-proceed na tayo sa number 5. Ang 3 sa 389 ay may place value na. Ano po kaya yung place value ng 3 sa 389? Yan, sige, comment-comment lang ulit tayo. Yan, mga math galing buddies namin na kasama namin kanina pa hanggang ngayon. Ayan, sabi nila dito, ni Nathan, sandaanan. Edwin, ni Nedeline, hundreds po. Yan, ni Princess, sandaanan. Ni Candy, ni Yumiros, ni Pauline, sandaanan, ni Princess Lian. Very good. So ang answer natin ay hundreds o sandaanan. At ano kaya yung value ng 3 na to? Ayan, ano po kaya yung value? Sabi ni Zyra, 300. Ayan, sabi ni Edwin, 300. Ni Vince, 300. Ayan, very good. So humabol si Cassandra, sabi niya sandaanan, magaling. Ayan, very good. So ang value natin ay 300. Ngayon, ilan yung nakuha mong tamang sagot? Pwede bang humingi si Tutor Marian at Tutor Sherwin ng smiling face sa comment section natin kung naka-5 na kayo? Sige nga po, kung naka-5 na. Ayan, smiling face. Tingnan natin kung ilan yung nakakuha ng 5. Yan, sabi ni Princess. Yan, naka-5 daw siya. Very good. Yan, intayin natin. Si Pauline din. Naka-5 siya. Si Vince, si Candy, si Jersey, si Princess Lian, si Vincent. Ayan, magaling. Ang gagaling ninyo, mga bata. Ayan. Kaya naman, sa araling ito, natutuhan mo ang mga sumusunod, ang paglarawan o pagrepresenta ng mga numero mula 0 hanggang 1,000 at ang pagkilala ng mga numero mula 0 hanggang 1,000. Maliban dyan, natutuhan mo rin ang pagbigay ng place value ng digit sa 3-digit na bilang at ang pagtukoy ng value ng digits sa 3-digit na bilang. So, ang dami nating natutuhan ngayong araw na ito, math galing buddy. Syempre, kasama si Tutor Marian at si Tutor Sherwin. Kaya ngayon, ayan, so gusto nyo bang maging math galing buddies namin para next Friday? May ibinigay kaming challenge sa inyo at ito yon sa quarter 1, module 2, page 9, ayan, isa-isip. So ang gagawin nyo lang, sasagutan nyo lang siya, tapos mag-picture,
picturean yung sagot ninyo kasama ang inyong papel. Tapos, maaari din kayong magpadala ng picture habang nagsasagot o kaya nakasmile. Yan, nakasmile habang hawak-hawak ang inyong nasagutan. At maaari nyo yang i-post sa ating DepEd ETULay Facebook group at lagyan lang ng hashtag na MathGalingBuddy. Ayan, so iintayin namin ni Tutor Sherwin yung mga sagot ninyo sa ating MathGalingBuddy Challenge. Ayan, at syempre huwag nyong kalimutang manood ng DepEd TV video lessons at ang ating DepEd ETULay sessions sa DepEd Tayo FB page, DepEd EdTech Unit FB page, DepEd TV YouTube channel at DepEd EdTech Unit YouTube channel. Ayan, so maraming salamat muli, Math Galing Buddies. So for more comments or suggestions, email at asedtech@deped.gov.ph. Muli, maraming salamat mula sa inyong Math Galing Buddies sa Grade 2, Tutor Marian at si Tutor Sherwin. Up next na natin is Math 3 with Tutor Angenic and Tutor Wilbert. Bye, Math Galing Buddies! Maraming salamat! Kita-kits next Friday! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETULay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETULay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETULay!